maganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niya, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw po. Ako po si Amy Boyko. Ito po ang Mag-agree na tayo. Ngayon po, kasama ko po si Engineer Rosendo So, Chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya at Agrikultura. Kasendo, kamusta po? Magandang araw, no? Ayos naman at umikot tayo, nakita naman natin yung mga magsasaka nag-harvest na, no? So far, yun ang nakita natin na time of harvest talaga ngayon. Kamusta po ang mga kaganapan sa paglilibot nyo, Kasendo? Nako, masamang news, no? Kasi ang presyo ng palay from 12 pesos na fresh harvest, ngayon nasa 11 pesos na lang. Sa dating 15 pesos na 14% moisture, ngayon 15 pesos na lang. Kaya talagang hirap ang mga magsasaka, no? And I think, Ami, alam mo yan, kasi Baysiha is the top producer ng palay. Opo. Nako, ramdam na ramdam po ng mga Noboesihano ang sakit ng sa bulsa, kasi syempre ang tagal po nila yung hinintay, hindi po ganun biro ang pagtatanim. Sabi nga, magtanim ay di biro, di ba, Kasendo? Tapos ang aanihin mo eh mas mahal pa po yung mga binibiling bulaklak ngayon, eh. Yeah, oo nga. And nakita natin na talagang hirap sila, no, kung paano sila magtrabaho. Tapos after 4 months, 4 months ng pagsaka, ang presyo na lalabas eh mababa, wala pa sa puhunan. Kasi yung mga nagha-harvest ng 80 kabans, national average natin yung 4 tons. So, ibig sabihin, yung 4 tons niya, marami pang mas mababang inaani. Mga 3.5 tons lang or 70 kaban or less than pa yung iba. Kaya yung mga yun, talagang siguro ang advice ng government, huwag na daw magsaka. yun ang ginagawa yung rice tarification. Tinatanggal nila yung hindi kaya magsaka, huwag na daw magtanim ng palay. Yun ang direksyon ng etanood nung sa rice tarification. Nako. Pero hindi naman po kasi pwede. Yun na po kinalakihan, lalo na po dito sa Nueva Ecija. Paano na lang po yung mga tao na, mga Pilipino na nagugutom, mag-i-import pa ba tayo? Eh meron naman tayo, di ba, Kasendo? Yeah, hindi kasi nila naintindihan, mga ibang official, na ang mga magsasaka, nagtatago yan ng palay. Sabihin eh, yun ang parang alakan sa yun eh. Tapos kung ilan ang gigilingin, minsan yun ang gigilingin, no? Kaya pilit sila magsaka para at least may pagkain sila. Yun ang dapat maintindihan ng lahat. Opo. Saka iba pagkaani mo eh, di ba? Oo, di ba? Pagkainani mo. And dapat wag natin i-promote yung imported. Ibig sabihin, dapat ang direction is lumaki yung production natin. Paanong lalaki yung production? Of course, yung seeds. Dapat yung quality, kailangan yung certified seeds or yung sinasabi natin registered seeds, may bibigay dun sa mga producers, no?
yung mga seed producers para at least yung mga seed producers naman ang magbibigay sa mga nagsasaka na farmers. Opo. Di ba kasi, Endo, dati, Pilipinas ang nagtuturo magsaka? Oo. Eh, ngayon, in-import natin dun sa mga bansa, no? Kagaya ng Vietnam and Thailand. Yung tinuruan natin ngayon, dun galing yung mga bigas natin. Nung pumunta ako ng Thailand, mga way back, mga 5 years ago, sabi ng tourist guide sa akin, alam mo, mahal namin yung Pilipinas, sabi niya sa akin. Bakit naman? Kasi kayo nagturo na magsakas dito sa aming bansa. Eh ngayon, mas nagpapasalamat kami sa Pilipinas. Eh bakit naman? Eh siyempre, binibili niyo yung tinuruan niyo sa kami at binibili mo yung produkto namin, sabi niya. So makita mo na talagang naiwan tayo sa other countries. Opo. Grabe ang innovation sa ibang bansa, pero pagdating sa atin dito sa Pilipinas, parang hindi tayo nabigyan ng prioridad. Oo. Ang prioridad natin is importation. Yun ang masakit, no? Imagine na, tinuruan pa ng gobyerno mag-import mga cooperatives. So yung mga cooperatives, ginamit ng mga importer. Yung disensya ng mga co-op ang ginagamit sa pag-angkat. Nung umupo ka si Secretary William Darke, masaya kami kasi inikot nila yung mga inimbestigahan yung mga co-op dapat ebot na mag-import yung co-op. Pala ang ginawa, kinuha lang yung listahan, yung pa rin nag-import. Ay! Nako po, parang wala lang din, walang nangyari. Naglibot lang po pala. kaya nung sinabi ni Senator Cynthia, iimbitahan pa kami sa Senado about itong mga rice, sabi ko, nako, magpunta kami. Every year, yun na lang, investigasyon, walang nangyayari. So, siguro it's about time na sumulat tayo kay Presidente. Sabihin natin yung situation para at least matulungan naman ng ating mga magsasaka. And kasi yung mga Department of Agriculture is under executive yan, under sa presidente. And dapat malaman din niya kung in the long run, kung mawala mga ito, mapapasama rin yung pangalan niya kasi nasa administration tayo ng President Duterte. Opo. Kailangan po talaga bigyan ng prioridad itong mga magsasaka kasi sila din magbibigay sa atin ng pagkain . Huwag na tayo pumunta sa ibang bansa kasi kaya naman natin. Yeah. And siguro ngayon, pwede natin na mamaya pag-usapan natin yung seed production. Kaya gagawin natin is mag-concentrate yung may ibang magsasaka dun sa maging seed growers, no? Kasi yung seed growers, bibili ng government yung produkto at least ngayon ang mag-produce ng seeds para sa mga farmers natin. Maganda tong pag-uusapan natin kasi ito alternative, no? Yeah. At least yung certified seeds, mas mataas ang presyo. Binibili ng government yun, mas mataas presyo. Ito siguro ang pwede natin pag-usapan para at least malaman sa guest natin mamaya kung paanong ginagawa at ilan ang binibili ng ating gobyerno, anong price ang binibili sa kanya. Itong topic na to, bago sa akin to. Hindi ko po talaga pan-experience na dinig itong seed production ba, Kasendo? Tama po ba? Seed grower. Oo. Yes. So ito, isang alternative kung medyo hirap ka na sa pagpapalay, pasukin mo to. Tama ba? Yes. Oo. Kasi yung mga farmers, bibili sa'yo, di ba? Bibili sa mga seed grower. Yung mga seed grower kasi yun ang nag-produce ng seeds, certified seeds, para matanim ng mga magsasaka.
Opo. Ba, exciting tong topic natin, Kasendo. at least taga-Noy may siha ka para at least masabi mo yung mga sa katabi mo na maging seed grower na rin sila. Opo. Kasendo, pag-usapan natin yan pagbabalik or sa pagbabalik ng ating programang Mag-Agree na Tayo. Nagbabalik po ang Mag-Agree na Tayo. Tulad po na napag-usapan namin ni Kasendo, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa palay. Na marami po ang mga masasakit ang bulsa at nakasama nating magsasaka dahil nga po sa mababa ang presyo ng palay. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang isang alternatibo na pwedeng pagkakitaan ng mga magsasaka. Kasendo? Yeah, Mama Anyui, magandang araw ulit. At of course, ang kasama natin isang seed grower na si Roberto Padilla. Siya ay taga Villas, Pangasinan. And ito is isang magandang alternative no, na masasabi natin na pwedeng gawin ng ibang farmers. Manong Roberto, magandang araw. Magandang araw din po Kasendo. Magandang araw din ka Ami. Kumusta na po kayo? Buti naman po. Sir Robert or po, Sir Bobby, ano po ba gusto niyo? Robert or Bobby? Oh, Bobby na lang po. Bobby, Sir Bobby. Sir Bobby. Opo. Gaano ka nakatagal na seed grower? Mula nung 2007 pa ako naging seed grower. Bali, nung nakikita medyo maganda-ganda ang presyo ng palay pag medyo nagpro-produce ka ng seeds para sa mga farmer, tinuloy-tuloy ko na. Lalo na ngayon, medyo problema natin ng mababang presyo ng palay. So, medyo mas nakakaangat kami ng konti na si grower sa presyo ng palay ngayon. Ami, buddy, kasi puro bad news na lang naririnig natin sa... Oo nga eh! Ito good news naman kasi ang ang government, yung rice tariffication, may 5 billion allocation yan to buy seeds, no? Good seeds or ibig sabihin na certified seeds sa ating mga magsasaka. And ito is ibibigay na libre sa So ang mga seed grower naman, bibili yung government dito sa mga seed grower at a certain price. Tatanungin natin kay Bobby, Manong Bobby, kung ano bang presyo bili ng seed grower, ang gobyerno sa mga seed grower. Totoo po yan, Kasendo. Ang bili po may programa po tayo sa Department of Agriculture na bibilihin ng field rice yung ginhin natin na i-produce, then ibibigay na ipapamigay sa mga farmers na libre. So, bali ang price po ng certified seeds na pambili ng gobyerno is 1,440 per kilos. Pero ang packaging po namin ngayon na rinerequire ng field rice is 20 kilos. Kasi yung mga maliliit ang area is nahati-hati. Parang yung 0.5 or kalahating hektarya, pwede siyang kumuha ng 20 kilos para mas maganda yung pag-distribute sa mga farmers. Unlike noon, na every purchase mo ng certified seeds is naka-repack siya ng 40 kilos. Ngayon po, nire-require tayo ng field rice na 20 kilos ang yung packaging. Kababi, magkano ulit? 1,440 po, Kasendo. 1,440? Ilang kilos ito? Ilang kilo? 40 kilos po, Kasendo. So around 36 pesos per kilo ang mabibili sa inyo ng government.
At least, magandang news ito kung may mga interesado maging seed grower, Abby, at nakita naman natin, imagine yung binibili talamas is ng mga miller or mga traders, 12 pesos lang. Pero kung ito is seed grower, mabibenta mo ng 36 pesos yung seeds na ito. Opo, malaki yung difference, no? Ka, Bobby. Wow, naging kakada ako dito. Ka, Bobby. May tanong po ako. Paano po ba kayo naging seed grower? Ganito po. Marami po kasing proseso ang pagiging seed grower. Una po, mayroon tayong training. Kukuha po tayo ng seed certification. So, mag-training tayo bilang seed grower. So, ito po'y kinakandak po within 5 days pagbago ka. 5 days na diretso na intensive training. So, malalaman mo lahat kung paano yung mga proseso ng pagpunla hanggang yung pagpapalaki ng palay hanggang sa paglilinis, pagbublower, hanggang pagre-rebag or pagbabag ng palay para magiging certified. Then after that, yung seed quality board, kukuha sila ng sample or yung seed inspector kukuha ng sample. Then i-test po yun sa laboratory para magiging yung purity niya at saka yung germination niya is okay para hindi naman lugi yung bibili na farmers. So yun po yung kagandahan ko kasi sa amin na seed growers dahil mayroon po kaming tag. Nakapasa po sa seed laboratory yung mga binhi namin. Unlike yung mga binibili sa labas na nagbebenta na wala man lang silang hinahawakan na proof na yung binibenta nila na seeds, na certified seeds is hindi po galing sa seed laboratory. Wala pong ebidensya or proof na yun ay talagang certified siya. Gaano kalaking lupain ang kailangan para maging seed grower ka? Bali po ang minimum area po para maging seed grower ka is 1 hektarya po. Sa 1 hektarya ka, Bobby, gaano kadami na yun ang pwede mong anihin doon? Bali po, nakakaani tayo ng 120 hanggang 150. Depende po yan kung anong variety nung itatanim natin. Pero ngayon po, bali, dahil doon sa marami na rin po kasi yung nagiging seed grower, bali po nire-require tayo ng field rice na dapat per hectare is 100 bags lang ang dapat papasok para naman mapaghati-hatian ng mga seed grower natin. Kasi limitado rin po kasi yung binibili ng field rice. Bali, ang binibigay po kasi ng government natin is 40 kilos sa 1 hektarya. Kagandahan din po nito na natututo rin yung mga farmers na pagkasyahin yung 40 kilos dahil nga certified yun, magandang klase po yung binhi natin, unlike noon na parang traditional, yung parang kumukuha lang sila ng binhi nila dun sa inaani nila, din yun pong inuulit-ulit na itinatanim ng mga farmers natin. Pero hindi nila alam na yung pagkaulit-ulit nila na pagtatanim is bumababa po yung ani nila. I think, Bobby, tama ba yun? Yung unang seeds produced ng field rice, kunyari, is registered seeds, no? Tapos yung registered seeds, magiging certified seeds ba? Paki-explain yan. Ganito po. Bali, ang breeder po kasi ang pinaka-ano na seeds ng field rice. Yung breeder po magiging foundation seeds, foundation to registered, then registered po sa certified. So bali po ang pwedeng magtanim lang po ng foundation at saka registered is yung mga seed growers.
para yung magiging yung registered po magiging certified, yun po yung pinaminigay po sa ating mga farmers, mga magsasaka. Yung variety po ng seed na itatanim nyo, saan nyo po kinukuha? Bali po, galing po sa Philrice po. Sila na po ang nag-i-sponsor nun. May proseso po ba yun? Meron po kami. Bali, ganito po kasi yung proseso niya. Ang Philrice po kasi, sila yung may hawak ng breeder. Then, itatanim nila, magiging foundation. Then, kaming seed grower, mayroon yung accredited seed grower na pwede siyang magtanim ng foundation. So halimbawa sa isang cooperative o isang organization ng seed growers, halimbawa dito sa Pangasinan, mayroon mga members na accredited lang na magtanim ng foundation. Bakit po? Hindi pwedeng lahat kaming mga seed grower ay pwedeng magtanim ng foundation. Hindi po pwede kasi dahil medyo kakaunti rin po yung na pro-produce ng Philrice na foundation. So, yung accredited lang na si grower na magtatanim ng foundation ang binibigyan para magtanim. At sa kapag naani po namin yung foundation seeds, yun po nagiging registered. Yun din po yung ibinibigay po namin sa kapwa naming mga seed growers doon sa cooperative o sa association na itinatanim nila na magiging certified po. Mm-hmm. Kami, nakita mo na doon na maraming proseso pala. At least, taga-Noy Maysia ka, hindi mo pa alam itong ginagawa. Pero makikita natin na interesting, no? Itong ginagawa. And malaking bagay ito kung mapapalawak natin yung mga seed grower. And kailangan natin yung mas malaking production. Tanungin naman natin kay Kababi kung anong seeds ang maganda and anong seeds ang masarap. Di ba? Kababi, anong magandang seeds and ano ba yung masarap na ito? Para maging bigas. Sa programa po kasi ng Philrice, yung tinatawag natin na RCEP, mayroon pong apat na variety na talagang yun lang yung pinapatanim sa amin na si Druid at yun pinapamigay sa mga farmers. Dahil yun po yung may mga potential, yung high yielding at saka masarap na bigas. Pag niluto mo, medyo malambot siya. At saka yung, kasi ang hinahanap po kasi ngayon ng mga traders at saka millers is yung mga long grain. So, pag gusto mong marami yung ani pero medyo matigas yung bigas niya, karamihan po na hinahanap po ng mga farmers natin is yung 222 at NSIC RC222. Yun po yung pinaka the best na hinahanap ng mga farmers natin dahil yun po ay talagang maani siya. Pag sa quality naman po ng bigas, yung hinahanap naman ng mga importer, yung mga exporter, hindi po nila matatalo yung NSIC 160 po. Yun po yung malambot po na pag sinaing po yung bigas na yun is malambot po. Yun po yung hinahanap ng mga Koreano na bigas. NSIC 160 po. So mayroon din yung mayroon pa yung dalawang variety, tatlong variety, yung 358, NSIC 358, yung NSIC 216 at saka ayun po dadagdagan po ng NSIC 400. Yun po yung mga talagang top yielding na mga variety natin. At saka medyo masarap pagkuhan. Kababi, ilang tons per hectare yung nabanggit mo? Kagaya ng 222, ilang tonelada ang pwede? Umaabot po ng kwan po yung 222. Umaabot po ng 8 tons po yun pag medyo maganda-ganda. 8 tons? So 160 ka ba? More or less? Opo. Pagkatama yung tubig, pataba,
Opo. Yung fertilizer, no, yung pag-handle ng pesticide, insecticide, yung pag pag-manage doon, sa mga 160 ka man. Opo. Ayun, opo. Yun medyo magandang news yun. Maganda. Magandang ani yun. Opo. And yung ano naman, yung 160, kasi yung 160 eh, masarap eh. Talagang hinahanap ng mga ano, middle class or mga gustong kumain ng magandang, yung mga restaurant, baka yun ang hinahanap kasi para at least eh, yung kakain sa restaurant, mas mahal yung tikas eh. Ilan naman kinaani nun na kababi? Hindi po sila nagkakalayo po ng tututo. Okay. Basta yung katulad po yung sinabi nyo, tamang pamamaraan pa pagpapalaki ng palay, hindi po sila nagkakalayo po ng insikto-tuto. Umaabot sa amin, din po ng mga 8 tons po. 8 tons. Sa amin yung 160 ang tawag dito niyan eh. Opo. 160. Yung sabi ko 160, parang nanibago ako doon. Kasi dito sa Nueva, ano po na mo? 160. Yan. Ah, madami po pala ang ani, no? Kaya, pagka po ikaw ang ano, seed grower, exclusive po ba na sa field rice, kailangan ibenta yan? Hindi po kaami kasi mayroon po nga tayong limit dahil ang kinukuha po lang talaga ng field rice ngayon is 100 bags per hectare. So yung sobra namin, pinapasid laboratory lahat namin yun para pag may bumili na mga na dumidirekta sa amin o may mga munisipyo na may allocation sila sa seed subsidy nila, doon po binibili po yung mga na yung sobra namin na pinapasok namin sa field rice. So ano, kababi ang ibig sabihin eh, walang talo ang ano, seed grower. Wala po kasi dog, basta pumasa yung seed po natin. Pag hindi naman pumasa, pwede mo nang bumenta sa market eh. Yun po. Ang maganda po kasi ito eh dahil nakakasigurado po yung mga farmers natin na yung mga binibili nilang seeds ay galing po, may resulta po galing sa seed laboratory. Talagang tinetesting po yun. So hindi po lugi yung mga farmers na bibili. Mayroon nakadikit na tag yung binhig namin na seed grower po. So pag bumili po yung farmer, pag bumili ng seeds nila na walang tag, ibig sabihin po yung mga seed grower po na kulurum. Ibig sabihin kulurum. Kasi wala nga po yung mga walang tag eh. Nga po nila. Opo. Yung mga binhi nila hindi po galing, hindi po na-test sa seed laboratory. Mm-mm. Yung mga seeds nila. Kababi, may tanong ako sa iyo. Gaano ba kahirap i-meet itong mga qualification ng field rice? Napakahirap. Bago mo sagutin 'yan, magbe-break po muna tayo. Diyan lang po kayo, sasagutin po ni Kababi ang tanong ko. Magbabalik po ang mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Naputol po tayo sa usapan natin. Kababi, may tanong po ako kanina. Mahirap po ba abutin yung qualifications ng field rice? Napakahirap po na abutin yung quality po na field rice. Una po, dapat po ang area natin, dapat malinis. Mayroon kasi yung tinatawag na term sa aming seed grower na yung roging. So ibig sabihin nung magro-roging ka is yung talagang lilinisan mo lahat ng mga
uptight yung mga ibang klase or ibang variety na palay na nakikita. So, di lang si grower, dapat in-observer ka, makikita mo talaga yung iba. Damo, dapat tanggal lahat yan. Dahil pag once na medyo may halo siyang buto ng damo, bagsak yung seed sample mo. Yung moisture niya, yung moisture, yung sinasabi mo, yung moisture content ng palay ni Sasak, sinasubmit namin. Dapat 14% ang ano niya, pababa. 14 pababa. So pag mas mataas po ng 14% yung MC niya, moisture content niya, bagsak na naman po yun. Pag yung germination, tinitest kasi yung germination niya eh. Pag bumagsak po doon sa germination, ibig sabihin medyo mahina po yung pagtubo niya. So binabagsak na naman po yun ng mga ng teal rice. So dapat makukuha mo lahat yun eh. Yung purity niya, yung germination niya para papasa sa teal rice. Yun po yung kailangan na may pasa mo para makapasa yung seed sample mo o yung seed, certified seeds mo. Kabadi, question lang, no? Kunyari, yung nagano ka eh, seed grower ka, di ba? Yung katabi mo eh, ibang seeds yung tinatanim, mag-cross-pollinate ba yan? Maapektuhan ba yung seeds nyo? Hindi naman po kasendo kasi mayroon kasi yung ginagawa namin na pag medyo malapit yung iba, yung gilid po ng pilapil, hindi ho namin sinasama yun as seeds. Ginagapas yun, sinisegregate po yun dahil baka makuha yung mga, kasi dito sa atin kasi sa Pangasinan is medyo maliliit yung mga pilapil natin. Yes. So yung malapit sa pilapil na part ng seed production mo, hindi ho na isasama doon sa ginagawa namin seeds na sinasabi. Kababi, sige po, tuloy niyo po. Hindi ho sila nag-cross-pollinate. Kababi, at pareho din ba yan sa palay, 4 na buwan? Opo, kami. Pero mayroon kasi yung mga variety na 100, mas early maturing. May mga 112 to 115, may 115 to 120, ganun po. So, kumbaga, hindi siya ganun katagal? Opo. Yung sa pagpasok mo dyan sa Ask Seed Grower, Kababi, sigurado ako nanggaling ka muna sa farming eh, sa pagpapalay, di ba? Ano po yung difference? Ang yung ordinary kasi na pagtatanim ng palay is pag natanim mo, naalagaan mo, nalinisan mo, papagabas mo, okay na yun eh. Kung ano yung bilad mo, di parang kanya ka parang ang iniisip lang kasi pag yung mga ordinary na nagtatanim ng palay is maraming ani, mabilad, ibebenta. Sa amin kasi nasa punlaan pa lang medyo alaga na. Pag na-i-transplant na, nagtatanggal na kami na agad ng mga ibang tumubo na palay. Talagang alagang-alaga yan, lalo na sa pagbibilad. Hindi pwedeng magbilad ka lang ng hindi mo nililinisan yung pagbibilaran. Then pag nagpapaani ka, talagang sinusupervisan ko talaga yan hanggang matapos yung cycle nung hanggang ma-repack na yung seeds natin. Unlike dun sa ordinary, talagang pag naani na, naibilad na, sako, benta na. Sa amin nakatutok talaga kami hanggang ano. Kasi once na nahaluan ng ibang variety yung seeds namin, bagsak. Bagsak yung
yung simple production namin. May nangyari na po ba sa inyo na bumagsak kayo doon sa qualification ng Phil Rice? Sa tagal kong nag-seed production, wala pa naman po. Hmm. Dapat matuto tayo kay Bobby. Kapag po, expert. Expert. Ano po ang sikreto? Sikreto lang po. Basta supervision lang po. Supervision saka monitoring sa mga tao po. Yun lang po ang talagang number one. Kami ang sikreto is ano eh. Pag maging ganun kaitim, kagaya si Kababi. Pwede na. Nasa kulay po talaga ang puhunan. Bali, sabi niyo po, supervision sa tao. Ilang tao ang dapat na nagsusupervise? O ang gumagawa doon sa inyong ano palayan or yung ang tawag po doon sa mismo anuhan yun ng seed, ano po bang term? Sa akin po kasi kaani ano eh may steady akong tao, then Saturday Sunday nandun ako nagso-supervise, so talagang tinitingnan ko yung part kung ano yung kailangan, sinasabi ko na lang doon sa parang pinaka-foreman ko na trusted ko na tao na ito yung magagawin mo, kuha ka ng tao, ito yung gagawin mo. Parang ginagawan ko sila ng schedule. Mm. Then, ang number one talaga yan, pinapasyalan mo talaga yan para makita mo kung ano yung problema ng seed production area. Dapat po talaga physically nandun ka, nakikita mo. Opo. Tutok, yun. Tutok po talaga. Totoo yun. Yeah, susubukan natin kami. Nainganyo na nga po. Okay, baka after na itong alihan na to, mag-ano na ako eh. Lumipat ako. At least, ano, Kababi, anong fertilizer recommendation din sa dito sa ano sa seed grower, ilan bags na di ba yung kunyari sa 120 60 60 ba or paano nag sa soil testing ba kayo or paano ginagawa niyo? Bali sa amin po kasi nito mayroon ng resulta kasi nung nag cluster soil testing sila noon, mayroong requirements na. Pero sa amin kasi as a grower, nakikita kasi yung sa palay eh, kung magdadagdag ka ba ng abor ng fertilizer o hindi. Sabi nga nila yung palay o yung tanim mo, siya yung parang nagsasabi na eto kulang pa ako nito. So tama po na mayroon yung soil analysis kung ilang bag. Pag sinunod po natin yun, opo, okay na po yun. Pero sabi nga nila, yung mismong tanim po ang magsasabi kung kailangan pa niya o hindi. So ginagamit mo ng color charting? Yung color code, yung may ginagamit mo? Yung kulay, tinitingnan mo yung dahon. Kailangan pa additional or what? Yung ba yung chart na tinitingnan niyo? Opo, mayroon po yun nung una. Gumagamit po tayo nun. Pero nung medyo matagal-tagal na, hindi na po. Kasi parang nag-i-speak. Physical, alam mo na. Opo, physical. Kalisado na ni Kababi. Opo. Ganun po. Hindi na kailangan tignan dun sa color chart ka, Sendo. Kasi kabisado na. Oo, yeah. Di ba, Kababi, since 2015, tama po ako, nag-ano kayo ng seeds? 2007 po. 2007, o, di ba? Hindi na po talaga kailangan ng color chart ka, Sendo. Kahit malayo pa yung palay, alam na ni Kababi, kulang to sa pataba. Konti pa, ganon. Depende po, kasi ito parang palay din yung inaalagaan mo, pero mas ma baby lang, baby po, 'di ba? Kasi mas aruga, ganun mas alaga. So, ito mas matubig po ba o ano?
kailangan po niya rin ng tubig, lalo na yung pagsusuhi at saka pagbubuntis mm-hmm. niya hanggang medyo kukuha na siya ng bubusog ng buti niya. Kailangan ng tubig. So dapat pag maging seed grower ka, dapat irrigated yung area mo. Irrigated. Then may backup ka ng mga makina. Na in case na walang tubig, walang tubig sa irrigation canal or walang ulan, mayroon tayong alternative na pampatubig. Mm-mm. So naka-backup talaga yung mga makina. Ganun po. Ilang beses po kayo umaani? Bali dalawang beses lang po sa wet season saka dry season. Main crop saka second crop lang. Pero mga ibang seed grower medyo maano na eh, dahil lalo na yung mga malalaki na yung mas malaking may puhunan na seed grower, nagiging three croppings na sila eh. Kasi may available na sila ng tubig. Hindi po ba delikado yung three croppings? Kasi di ba, iba yung lupa naman kahit na may tubig ka, pero yung lupa hindi, parang hindi pa siya nakaka-recover eh. Yun lang po. Medyo susceptible siya sa mga insekto dahil hindi mo pa na napapatay yung cycle ng insect. Magtatanim ka na naman. So medyo mas magastos nga lang po. Pero kung additional one crop, malaking bagay yun. Opo. Kung kaya, siyempre, mas maganda pa rin kung may produce, di ba? Ay, imagine 36 pesos. 36 pesos, iba yung 36 pesos, saka 12 pesos, di ba? Parang hindi ka pa nakaka-move on sa 12 pesos kasi yun doon, ah. Simula nung, ano yan? Simula nagsimula tayo, nandiyan yung 12 pesos. Hindi pala 12 pesos, 11 pesos. 11 na lang, oo. Pababa na nga ng pababa. So, nagdadasal. Wow. Kami po dito sa Nueva Ecija, nagdadasal talaga. Sana tumaas pa. Kasi nga, ito after ng medyo mabagyo nga dito. Sana po, Lord, tumaas pa. Kasi, ang sakit po talaga sa bulsa. Sigurado yan, karami yung presyo ng panay dyan tomorrow, lalong babagsak dahil basa. Umulan. Umulan. Yun nga. Anyway, pero maganda itong alternative, itong sinasabi niyong seed grower. Yes. Lahat po ba ng magsasaka pwedeng maging seed grower? Kasi ang minimum area niya is 1 hectare. Opo. Then kasi maano na rin po kasi yung pan ngayon, yung pag seed grower ka, titingnan yung area mo, yung mga machineries mo, mga ganun. Dapat may bodega ka rin. Magandang bodega, hindi yung basta mo lang kung saan ilalagay yung mga seeds mo. Mm-mm. Yun pala yun. Akala ko naman, anyone kung gusto. Marami palang requirements ang kailangan pa i-consider. Opo. So, hindi siya basta-basta. Kasi doon wala kaming bodega. Yan talaga yung iisip ko. I think yung bodega mas mabilis na yun eh. Ang 30 pesos, pagandang presyo. Ang problema ko din po, hindi kami irrigated eh. Yun ang mahirap. Hindi irrigated. Hindi na po ako pasado kasi doon medyo nalungkot po ako. Pero maganda pong alternative to doon sa mga tao na meron nga pong irrigation, meron nang naka-reading bodega. Kung medyo nalungkot o sumama ang loob nyo sa presyo po ng palay ngayon, ito po ang pagiging seed grower ay isang magandang alternative na pagkakakitaan. Lalo na ngayon na panahon po ng pandemic. Kasendo, ikaw po ba ay naging seed grower na rin? Wala. Mahirapan kasi yung ano natin eh. Kulang pa yung itim ng kulay ng... kulay ng ano ba? Pero magandang isipin, no? Na magsubok na maging seed grower.
And at least yung presyo ng ano natin, yung mga seed grower, yung seeds kung 36 pesos, dapat matyaga talaga para maging seed grower. Pero kailangan natin sila kasi sila ang future natin, no, na mag-produce ng higher yield na sinasabi natin. And kailangan natin kasi to lower the production cost, kailangan yung seeds natin gumanda. Kaya kailangan follow-up natin sa Philrice na gumawa ng seeds na kasi ang laki ng pondo, 5 bilyon. So dapat ayusin nila. Binigay ng almost half ng pondo ng tarification loan, no? Doon sa seeds, no? Para mag-produce nila ng higher yield na seeds. Taba, bilang seed grower, hindi kayo naapektuhan ng rice tarification law? Naapektuhan pa rin ka. Nisip ko kasi baka iba. Kasi hindi naman sila nagpa-produce ng bigas. Ano po? Buto. Tama po ba? Opo. So naapektuhan pa rin po pala kayo ng ano rice qualification. So lahat pala ng magsasaka talaga ay affected po ng rice qualification law. Dahil po sa importation lumaki. Pero kami sa akin lang, no. Nung year 2003 or 2004 may in-import din na malaki, mga 2.4 million metric tons. So, depende rin yun sa secretary, no? Na kung before anihan, huwag magpasok, kayang i-ano yan kayang i-control yun eh. Makikipusap lang dun sa mga importer na give and take, no? Huwag basta magpasok. And yung, kung hindi kasi nag-issue ng SPSIC, ito is sanitary, phytosanitary certificate, no? Kung wala kasi ito, hindi pwede mag-angkat from other countries. Ibig sabihin, yung strict na papasok, kung gagawin ng isang secretary, pwedeng hindi pumasok yung mga bilas. Pwedeng kontrolin, kumbaga. Pwedeng kontrolin. Na ginagawa rin ng other countries. Opo. Para magbigay daan doon sa sariling atin, di ba? Yes, oo. Para at least yung mga magsasaka natin, maingganyo na magtanim. Pero opo, kung kagaya niyan, naririnig nila 11 pesos tapos mag-import pa. Oh, mag-import, siyempre, madilis pa yan yung mga magsasaka. And yung mga traders naman, and yung mga rice miller, nag-iisip, bibili pa ba kami? Kasi, yung mga rice miller naman last year nalugi so yun kaya mm-hmm. ano kaya dapat ayusin talaga yung pag-angkat ng bigas pamasok din sa kanya. Opo. Tababi, maraming salamat po. Ang dami po naming natutunan dito sa inyong ipinahagi sa amin about pagiging rice grower mo. Maraming salamat po sa inyong pagtugon sa aming invitasyon na makasama namin kayo sa aming programa. Sayang lang po wala kaming irrigation. Hindi po irrigated. Pero nako-convince na po ako eh. Kababi, maraming salamat. At sa susunod. Opo, sa susunod po ulit, sana makasama po namin kayo. Any parting word po para po sa ating mga tagapanood? Masasabi ko lang po sa mga farmers natin, may pamahagi ko sa kanila. Pagbili po sila ng mga binhi nila, para hindi naman sila lugi, para maganda yung ani nila, para dumami yung ani nila. Pag bumili sila ng binhi nila, tingnan nila dun sa sako nila kung mayroon tag yung galing ba sa seed laboratory to, na testing ba to sa seed laboratory. Yun po kasi yung proof na yung bibilihin nilang binhi
ay di kalidad. Quality talaga yon na nabini. Sayang kasi po na bumibili sila sa mga seed grower na ng mga seeds nila na itatanim nila na hindi naman dumaan sa seed laboratory, mas mahal pa kaysa yung may galing sa seed laboratory. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Kababika Sendo. Maraming salamat din sa araw na to. Dito na po natatapos ang ating episode ng Mag-Agree na Tayo. Sa susunod po, samahan niyo po ulit kami dito sa Mag-Agree na Tayo.